Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. At sa video na ito, isi-share ko sa inyo yung ginawa ko para mag-heal yung pamamagaan ng aking piercing at para mawala yung aking piercing bump. So kung gusto nyo makita lahat mga yun, just continue watching! So ayun guys, actually ginawa ko tong video na to kasi sobrang daming nagtatanong sa akin sa previous vlog ko. Yung previous vlog na yun is pinakita ko yung procedure ng pag-piercing ko and nagkaroon din ng konting discussion sa ginamit ko na aftercare. Ito para ma-simplify lang ano yung ginamit ko na pang aftercare para mawala yung piercing bump at yung pamamaga. Actually maraming reason kung bakit namamaga yung piercing natin at nagkakaroon ng bump. Kaya iwasan na lang natin na masanggi-sanggi natin siya at iwasan din natin na madaganan habang natutulog tayo. So let's proceed sa ginawa ko or ginamit ko para mawala yung piercing bump na yun. So i-share ko dito yung mga pictures. Yan. Ito yung mga pictures during nagkaroon ako ng piercing bump. So ayun na nga, magpo-proceed na tayo sa aftercare na ginawa ko. So personally ako kasi every night ako naglalagay. Pwede rin siya twice a day. So after maligo, since malinis na yung tenga mo, tsaka mo i-apply yung solution na ginawa mo. So yung first is yung sea salt and yung water. So ito yung solution na ginawa ko. So insert ko na lang yung clip dito. So, ang ginagawa ko, kukuha lang ako ng asin, onting-onte, and then, yan, dalawa pa rin itong ganyan, and lalagyan ko ng mainit na tubig, warm water. Tsaka ko siya hahaluin. Hahaluin mo siya hanggang matunaw yung pinaka-asin. Yan, pakalim ko siya. And, ito na yung gagamitin mo para sa iyong ear piercing. So, naglagay lang ako ng asin and ng warm water. So, guys, hindi pwede na sobrang tapang ng solution na gagawin nyo kasi may irritate naman yung piercing nyo. So, katamtaman lang. Hindi siya yung sobrang tapang. And after nun, since may solution ka na, kukuha ka lang ng cotton buds. Itong cotton buds na to is yung ididip mo sa solution mo and then dahan-dahan mong i-dump dun sa part na meron kang pamamaga or yung piercing bump. So, dahan-dahanin nyo lang kasi para hindi siya magalaw-galaw yung inyong piercing. And then, after nun, ililib ko lang siya ng 10 to 20 minutes tsaka ako maglalagay ng last na nilalagay ko, which is itong tea tree oil. So, yung last na ginagamit ko is itong tea tree oil na nabili ko sa Shopee for only, ayan, yung presyo. So, bakit nga ba ako gumamit ng tea tree oil for my piercing? Kasi nakita ko nagkaroon na talaga siya ng bump sa rook. Kaya, nabahala rin ako. Kaya, nag-check ako na itong tea tree oil. And, tea tree oil, it has anti-inflammatory, antimicrobial, and antiseptic properties na nakakapagtulong or nakakapagpabilis mag-heal ng ating piercing. And also, nakakatulong din siya ma-minimize yung irritation to prevent yung infection sa ating mga piercing. So, ito lang yung ginamit ko. Actually, sobrang nakatulong talaga sa akin itong tea tree oil para mawala or mabilis mag-heal yung aking piercing. So, ang ginawa ko lang is open ko and gamit ulit yung cotton buds and magdi-dip lang ako or magpapump lang ako ng dalawa or tatlo, yan, tatlong pump. So enough na yan para malagyan ko lahat yung aking helix. Ayan, yung ginagawa ko harap at likod. Actually, yung likod talaga, dyan siya nagkakaroon ng bump yung sa akin. Ah. Ayan, so lalagyan ko lang siya. And dito naman sa kabila, huwag natin sayangin. Ganun ulit, lagyan mo lang siya ng tea tree oil. So, ayan. And ilalagay ko naman siya dito sa aking room. So, up and down ko nilalagay kasi yun
yun yung part na nagkakaroon ng bump. Yan. So, after nun, hindi ko na siya pupugasan. Wala na akong ibang gagawin. Matutulog na ako. And okay na yan. Kung sa tingin ko na mamaga pa rin siya, i-apply ko ulit siya kinabukasan. Pwede nyo siyang gawin 2 times a day. Sobrang nakatulong talaga siya sa akin para ma-heal yung piercing ko and then yung bump talaga kasi yun yung nakakabahala. So guys, sana nakatulong to sa lahat ng mga nagtatanong, lalo na dun sa previous vlog ko. Sobrang daming question and thank you kasi marami rin nanood ng vlog na yon. And sana nakatulong to guys. Thank you for watching. See you on my next one. Bye-bye!